Ang ama ni Pastor Kibuloy ay isang Protestante at isa ring mangangaral. Naging pangulo si Apollo ng makapangyaring organisasyon ng kabataan ng UPCP noong 1974, ngunit pinatalsik mula sa UPCP noong 1979 dahil sa mga turong hindi ayon sa kaugalian. Bumalik siya at tinanggap muli sa kawan noong 1980 bilang pastor ng Akdao Church sa Davao City, isa sa mga makasaysayang simbahan ng UPCP. Noong 1985, muling isinailalim sa investigasyon ng UPCP si Apollo dahil sa kanyang mapagmataas na saloobin sa ibang mga pastor. Sa halip na isumiti sa paglilitis, umalis siya sa UPCP kasama ang mga 15 na tagasunod noong Setyembre 1, 1985, at nagsimula ng kanyang sariling denominasyon na kalaunan ay kilala bilang The Kingdom of Jesus Christ. Totoo ba? Sinasabi ni Kibuloy na siya raw ang daan, katotohanan at ang buhay. At wala na makapasok sa ama liban sa kanya. Mayroon din mga pinupukol na kaso kay Pastor Kibuloy, lalo na sa maraming debate. Yung propeta na hulaan din niya ang mga bagay na hindi pa nagaganap. Ayon sa Biblia, si Kristo lamang ang may karapatan na sabihin ng mga bagay na yan. At kung ang isang mangangaral ay lumampas sa ganitong pagtuturo na orman lamang na siya ay pinatawag na Antikristo. At nakapag-partner din sila sa China. Tinuturing na isa sa pinakamayamang pastor sa hindi na sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mahirap ang husgahan ang tao ito. Subalit sa mga nakita natin sa buhay niya, kayo na ang bahalang humusga. Pero ayon sa Biblia, isa lamang ang anak ng Diyos. Pag di kayo dumaan sa akin, at tayo kayo mga itinuring lamang ang mga anak. Totoo ba? At ang isa,